patuloy naming inoobserbahan ang mga tamaraw. Pero maya-maya lang, isang eksena ang aming nakita. Nagtagpo yung isang bull doon na kanina pa natin binabantayan. Tapos yung dalawang magbarkadang female na tamaraw. I think gustong makipag-mate nung bull na yun. Nakitang hinahabol ng lalaking tamaraw ang dalawang babaeng tamaraw. Pero dahil sa makitid at matarik ang daan, kitang-kita sa lente kung paano nahulog ang mga ito. Ang mga ganitong klaseng insidente, minsan daw ay nauwi sa pagkamatay ng tamaraw. Kinahapunan, pinakita sa amin ng mga ranger ang isang buto ng tamaraw. Hindi ko lang matansya, Dok, kung gaano kataas itong bangin na ito na galing sa ibabaw. Masak dito sa ibaba. Mahigit 2 taon na ang nakararaan nung mapansin ng mga ranger ang 2 toro na nagsusuwagan para sa kanilang teritoryo. At kitang-kita nila kung paano nalaglag ang isang tamaraw mula sa itaas ng bundok. Wow, ang taas nun, ano? Talagang nagpagulong-gulong siguro yun. Tapos hinila nyo dito o doon nyo na inalagaan? Sinubukan pa raw nilang itong sagipin noon. Pero makalipas lang ng ilang araw, pumanaw rin ang tamaraw. I'm wearing gloves now kasi meron tayong examine ng mga buto. Bawal ibaba ito, ano? Not unless it's the National Museum who will be getting these bones. Pero ako, I'm not allowed to take this home kasi part of the national park pa rin itong mga buto na ito. As I'm trying to complete the skeleton, dun ko makikita anong possible na kinamatay ng tamaraw nito bukod sa pagkakahulog, ano. Siyempre, yung mga soft tissue hindi na natin makikita dito. Pero yung mga buto, tingnan natin kung may na-fracture ba, especially dun sa mga long bones niya. Sinubukan kong suriin ang mga buto at napansin ko na may crack ang tadyang ng tamaraw. Posible raw na tumama ang tadyang ng tamaraw dahil sa kanyang pagkakahulog na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Yan, yung sinabi ko kanina, di ba? Nung nakita niyo yung tamaraw na ito na nahulog, anong parte ng katawan niyo parang bugbog? Tama kayo, Luke, yung sabi niyo yung kaliwa. Yun ang nabugbog. Likuran talaga. Ang nanalang tamaraw ay nananatili sa lugar. Pero saan naman napupunta ang talunan na tamaraw? Kilalang matapang ang mga tamaraw. Kaya nilang manuwag ng mga kalaban at maaring itong makamatay. Pero matapang man, naging biktima rin sila ng poaching. Taong 1960s, naging talamak ang panghuhuli sa mga tamaraw at iba pang hayop sa lugar para gawing pagkain at trophy hunting. Ito ang dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga tamaraw sa wild. At magpasa hanggang ngayon, pinipilit pa ring ibangon ang kanilang populasyon.